Hello guys and hello world! Welcome sa aking second tutorial at may tuturo ako sa inyo na tsak na magugustuhan nyo. Ako nga pala si Nelson Caballero at 10 taon na akong photo editor at gumagawa ako ng mga tutorial na may kinalaman sa Photoshop. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para naman updated ka sa mga darating kong tutorial. Pasok muna natin yung intro then magsimula na tayo. Meron ka bang printing shop? O may plano ka pala magtayo ng printing shop? Para sa iyo ang video na to dahil sakong-sakto ang ituturo ko sa iyo. Tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng attire o damit at gagawa natin to ng Photoshop action. Para naman, mabilis natin may print at hindi na maghihintay na matagal yung ating kliyente. Tara, simulan na natin. Okay guys, andito na tayo sa aking workspace. So meron tayong dalawang subject, isang lalaki at isang babae. Yan, dinownload ko yan sa Pexels. So maraming libre na litrato doon. Download tayo kung gusto nyo mag-aral. Photo editing. Unahin mo natin yung lalaki. So medyo madilim, liliwanagan ko lang. Guys, sa susunod ko na ituturo sa inyo kung paano magtama ng kulay ng tao. Ha? Kasi medyo ano nga to, malawak talaga ang mundo ng Photoshop. Iisa-isahin natin yan, huwag natin madaliin. Okay, medyo okay na to. Dadamitan natin siya. Ito yung damit niya. So, bago pala natin to damitan, kailangan nakaset to sa inches. Kasi ang 2x2, 2 inches by 2 inches. Okay? Inches ang gagamitin natin. So, ilalabas natin yung ruler. Para mapalabas yung ruler, kailangan press natin yung Ctrl R. R as in ruler. Ctrl R. So, lalabas na yan dyan. Tapos itutok nyo lang yung cursor nyo doon. Ayan o, nakita nyo. Tutok nyo lang dyan. Right click. Inches. Ayan, nakaset na pala siya sa inches. Yung iba kasi nakaset yan sa pixels. Madalas yan, pixels. Set nyo yan sa inches. Okay? Okay na yan. Then, press yung C para sa crop. C. Ayan, lalabas to. Ito, laging ano to ha. W times H times resolution. Ibig sabihin niya width by height by resolution. Okay? Yan lang pipiliin nyo. Click natin to ha. Lagay nyo lang yung 2 plus in. Nulit ko lang yung ginawa ko kasi kanina nakapixel yan. And 2 space IN inches 300. Okay na yan. Yan, ikakrap natin to. Okay, and 2x2, madalas balikat yan na hindi yan half body. Kailangan sakto sa balikat. Pag nagitna nyo na, enter nyo lang. Enter, ayan. Tapos, zoom. Tapos, prinas ko yung Z ha, para sa zoom. Right click, fit on screen. Ayan. So, lalagyan natin siya ng damit. Natin yung damit niya. Ito, ilalagay natin. So, para may lipat ko ito doon, hold mo lang to. Gamit yung move tool. Ha. Ito yung move tool. Hold nyo lang sa gitna. Click mo yung mouse. Ha. Click mo yung mouse. Then hold. Idadrag mo doon. Yan. Tapos, higit na ulit. Bitawan mo. Yan. Ang laki niya ngayon. Laki ng damit. Nasa ibabaw yung damit eh. So, i-zoom out muna natin. Para ma-zoom out yan. Save. Tapos, hold. Click hold. Then, zoom out. Yan. Tapos balik sa move and control T para sa transform. Pag press niyo yung control T ay may lalabas sa parang kulay. Yan. Control T, yan lalabas yung ganyan, adjustin niyo yung mga box na yan. Palitin mo lang, isakto mo lang sa leg niya yung ano ha. Okay, kapag nakaganyan kayo, 'di ba, naka-control T yan, may mga ganyan. Gusto niyo i-zoom ano, palapitin o zoom ano ba tawag doon? Zoom in, yan. So, zoom in natin. Pwede nyo nang gamitin yung shortcut key na control plus. As in yan, na control plus. Press yung control, tapos plus. Yan. Ganyan mangyayari. Gusto mo yung palayuan, control minus. Or control negative. Para makita nyo talaga sakto sa leg niya. Sakto nyo lang sa leg niya yung kwelyo. Kwelyo ng ating damit. So, kulang pa. Lagyan natin ng konti yung allowance. And pwede nyo nang gamitin yung arrow keys para ma-adjust nyo yung damit. Left,
right, up, and down. Sakto lang natin sa leeg. Check natin kung bagay sa kanya, no? Okay. Zoom out natin. So, meron kayong dalawang choice para mag-zoom, ha? Isang Zay. Ayan, ito yung tinuro ko sa inyo. Zay, ganyan. Or control positive or control negative. Pag positive, zoom in. Pag negative, zoom out. Ayan. Matututunan nyo rin yan, mamamaster nyo yan. Araw-araw nyo lang. Baba natin konti para hindi siya mukhang ano. Parang alit ng katawan nyo. Tingnan natin na konti, guys. Hit enter. Yeah. Okay na ba sa inyo yan? Parang maliit, no? Para sa akin, okay na eh. So, may lampas dito. Paano gagawin dito? Nakita nyo ba to? Lampas. Lumampas yung damit ng ano. So, i-click nyo itong background. Yung mismo tao. Ayan. Tapos, i-stamp tool nyo. Stamp tool. Gamit tayo ng stamp tool. Yung stamp tool, eto. Ang shortcut key nyan ay S. S as in stamp. Ayan. S. Right click. Lakihan natin ng konti. Mga kasya lang doon. Kasya na siya doon. Tapos to, sagad mo ng 90. Tapos, kukuha tayo ng sample. Ang stamp tool kasi ang trabaho niyan, parang stamp, stamping, ganun. Kukuha ng sample, i-stamp doon sa kabila. Parang ganun yan eh. Pakita ko sa inyo para maintindihan niyan. Para kung makakuha tayo ng sample, i-click natin, i-hold natin yung alt sa ating keyboard. Hold mo yung alt, magiging ganyan ang itsura niyan ha. Pag hinold mo yung alt, ganyan ang itsura. So, kukuha tayo ng sample na background na one click lang, isang click. Yun. Ayun, nakakuha na tayo ng sample. Ipa-brush natin ngayon dito. Pag-brush yan, ganyan lang yan. Tingnan nyo lang yung mouse nyo, brush. Nakita nyo? Yan. Diba? Ganyan lang pagkuha nun. Sa mga susunod na tutorial natin, ipapaliwanag ko mabuti kung ano yung mga kayang gawin ng stamp tool. Okay? So ngayon, ito muna ang ano nyo. May tuturo ko sa inyo. Okay, okay na. Wala nang problema. So, i-coplate natin yan. Layer, flat image. Tapos, zoom, right on click, fit on screen. So, medyo lampas dito. So, ipabalik ulit tayo sa crop. Zoom out muna natin. C para sa crop. Tapos, adjust natin dito. Yan, i-adjust na yan. Gusto nyo irritate, pwede nyo irritate yan dito sa gilid. Pag tinutok nyo yung cursor nyo dyan, may makikita nyo yung arrows dyan na parang nakakurba. Click nyo lang yan, hold mo lang, hold, click, iikot yan kung saan mo gusto. Para mapantay lang balik. Then, pag okay na, hit enter. Yan. May damit na siya. Parang di pantay, no? Pag nag-camera, control, save. Okay. So, crop natin ulit. Pantay natin. Hindi siya pantay. Pantay na po. Okay, doon naman tayo sa babae. Lipat tayo sa babae. Yun, ang Koreana, babae. Sa babae naman, na meron tayong damit dito. Eto. So, ganun pa rin. Hold mo yung gitna. Hold down. Drag mo doon. Babae. Then, bitaw. Uy, lucky. Ay, sorry guys. Nakakalimutan pala natin i-crop yung babae. So, di-delete muna natin to. Delete. Crop muna natin ito ng 2x2. So, pag nakaset na siya ng 2x2, okay na yan. Wala ka ng problema. Click pala ito isang beses. Then, hit enter. So, 2x2 na siya. Right click, fit on screen. Medyo zoom out natin ng konti. Para may madamitan natin siya. Kunin natin damit. Hold. Drag. Pitaw. Ayan. Mas malaki ngayon yung damit niya. Para lumate yan, control T. Sin transform yan ha. Kita mo lang dyan. Sakto mo lang sa leeg niya. Sakto sa leeg niya. Gamitin natin yung arrows para ano.
adjust natin dahan-dahan. Rotate natin konti. Ayos na ba? Okay, zoom natin para makita natin. Medyo may pag-black. Yan. Okay na siya. Diba? Di halata. So, may lampas na naman dito. Paano gagawin natin dyan? Gagamitin ulit natin yung stamp tool. So, i-click natin yung background na kung sino yung edit nyo, kailan nyo nang naka-highlight. So, mag-i-edit kayo sa damit, i-highlight nyo yung damit. Mag-i-edit kayo sa background, i-highlight nyo yung background. Okay, stamp tool tayo. Ito yung stamp tool, ha? Or letter S. Para sa shortcut key ng mga stamp tool. Ako kasi kabisado ko na yung mga ganyan, kaya madala shortcut key na ginagamit. Okay, kagaya kanina, kukuha tayo ng sample niya. So, press Alt. Sa keyboard nyo, hold nyo lang. Yan ito mangyayari sa cursor nyo, ha? Yan. Yan, parang ano, parang tag cursor. Wait, tag crosshair. Maliit. So, one click sa background na gusto mong gayahin. One click lang, ha? Tapos, bitawan mo na yung Alt. Okay, then, i-brush mo ngayon dito. Oops, may sumobra. Sobra. Alt ulit. Kuha ka dito. Subscribe pa yun para ano. Kasi sa mga susunod na tutorial, papaliwanag ko kung ano trabaho yung stamp tool. Shoutout sa Johan. I-control. Zero. Control zero, ibig sabihin ng full screen. Full screen yan, ha. Ikaw naka-zoom out yan. Control zero, full screen. Daming zoom, no? Masasanay din kayo. Sabi ko sa inyo, malawak ang mundo ng Photoshop. Ayan, may damit na siya. So, ipa-flat natin yan. Flat. So, merong ano dito, tawag dito. Space. Pabalik tayo sa crop. Kakainin natin yan. Isasakto natin yan. Enter. Ayan. Okay, ngayon naman guys, gagawa tayo ng Photoshop action. O, ire-record natin lahat ng mga gagawin natin dito. Tara. Okay, para may record natin yan, kailangan natin yung Actions panel. So, para makita natin yan, punta tayo sa Window. Hanapin natin yung Actions na pinakaunahan lang yan. Ayan ang shortcut key niya. Click nyo lang yan. Okay, lalabas yan. Actions. So, may mga actions na ako ginawa dyan dati. So, gagawa tayo ng panibagong actions para sa Rush ID. Click natin yung folder na to. Lagay natin Rush ID. Hit OK. Then, click nyo itong positive sign na to. Ayan, sign. Para sa additional, halimbawa, 6 na 2 by 2. Okay. Itong function key, ang trabaho nito is pipili ka lang ng isang key na pag clinic mo yun, i-ano niya agad, ipi-play niya. Kumbaga yun yung start play mo. Yung pula. Yun yung magiging play button mo. Yun. So, pipili ka lang ng from F2 to F12. So, ako kasi meron akong F2, F3, F4, F5, F6. Yan. May mga nakaset ako dyan. Kaya hindi ko na magagamit yung mga yan. So, ang gagamitin ko muna sa ngayon ay F7 at yung F8. F7 hanggang F12 pwede naman. Pero F7 muna ako. Ayan. Okay. Sa F7 muna tayo. Record. Okay. I-okay nyo lang to kasi may mga default talaga na shortcut yan. Okay lang yan. Okay. Ayan. Meron na tayo doon. 6 na 2x2. At naka-record na tayo. Starting na tayo record, ha. O nga pala guys. Meron ako ipa-flash sa screen. Na step by step. Para hindi kayo maligaw. So, pa-flash ko yan para makita nyo kung paano ako mag-record ng ganito. Okay, once na naka-red yan, ha. Pag naka-red yan, dire-diretso lahat ng gagawin mo dito, i-record yan. Okay, start na tayo. Control A. Control C. Delete. Okay mo lang yan. Ito, make sure na white to. White. 100 normal. Okay lang yan. Control V. Alt-I-S. Okay, eto na.
dito tayo magkakatalo. Etong width tsaka height, depende kung anong papel ang ginagamit nyo sa printer nyo. Halimbawa, ang photo paper nyo ay A4 size, dapat ito ay ilalagay nyo sa A4 size. Halimbawa, 210, ito, millimeter kasi ang A4 size, guys. Millimeter, masyadong malaki. So, ang size ng A4 size ay 210 by 297. Yan ang size ng A4 size. Ngayon, kung letter size naman ang gamit nyo, babalik na to sa inches. Ang size ng letter size ay 8.5 by 11. Yan ang size ng letter size. Pero kami, dun sa studio na dati kong pinasukan, 4R, yung printer namin ay laser. So, nakaset na yon ng 4R. Sakto yun. So, set ko to ng 4R. Ang 4R size ay 4 by 6. Yan, inches. 4 by 6 inches. So, pag nakaset na yung papel nyo, hit nyo lang yung OK. Yan. Okay, control 0 natin na para ma-full screen. Control 0. Kaya maglala, hindi mare-record yung ano nyo doon, yung zoom. Hindi kasama sa zoom yung record. Okay, naka-red pa rin ha, naka-record pa rin yan ha. Ang mare-record na yung ginagawa nyo, hindi mare-record yung boses nyo guys ha. Baka akala nyo kasama boses nyo doon. Okay, zoom out natin ng konti ha, konti lang naman. Yan. Ngayon, pagka gumagawa tayo ng 2x2, ito kasi okay lang kasi yellow background. Pero pag white, ang hirap i-cut nyan. So, maglalagay tayo ng borderline. Para pag nag-cut tayo, makikita natin kung hanggang saan yung makakat. Okay? Para maglagay ng borderline, punta kayo sa layer na to. Layer. Makikita nyo yung dulo, yung FX. Nakita nyo yung FX na yun. Tapat nyo lang yung cursor nyo doon. Click. And stroke. Stroke, ah. Yan. So, lalabas to. Ito yung stroke. So, matic 1 lang tayo kasi pag nilaki mo, makapal yan. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Pag outside, sa labas talaga siya bibilog. Ayan. Inside, kabila. Center, kabilaan yan. So, bilog yung ano, di ba? So, inside tayo. Inside. Tapos to, 1 lang. 1 lang siya. Tapos black. Pala, kitang-kita natin niya pag black. Hit play, okay. Yan, na-record na yan, yung stroke. Ngayon, iusog natin ngayon dyan. Mag-ingat kayo sa pag-usog ha, kasi naka-record yan. Kailangan sakto yung sa pagkakapwesto ha. Hold nyo yung ito, hold nyo yung picture. Click, hold. Ipat mo sa sulok. Yan. Pagkabitaw mo, Control J. Para ma-duplicate natin yung picture. Usog mo dito sa kabila. Control J ulit sa kabila, Control J sa kabila, and flatten na natin. Ayan, ngayon baka buo na tayo ng 6 na 2x2, pwede na nating i-stop to. Sa pag-stop nyan, eto ang pwede nyo gamitin. Stop, ayan, naka-stop na yan. So naka-record na lahat yan. So, paano natin malalaman pag naka-record? Ha? Natin. Ayan. Kunyari, ito na yun. Natapos yun yung 2x2 nyo. So, click po lang to. Press mo yung play. O, di ba? 6 na 2x2. Diretso print. Diba? Ganun lang kabilis. Kaya tinatawag na rush ID. Itong F7, halimbawa, wala itong Windows ito. Windows ha. Babalik sa dati ulit. Nangyari, ha. Ito, yung 2x2 nyo. Tanggalin ko to ha. Wala akong pipindutin dyan guys ha. Yung F7 lang pipindutin ko. I-zoom out ko para makita nyo maigi ha. Pipindutin ko yung F7. Oh, 4R size. 4R yan guys. Diretso print na yan. O, diba? Ayos ba? Punta naman tayo doon sa lalaki. Yan. Ito.
Labas ulit natin yung actions. Okay, paano kung may 1 by 1 naman? Paano nga ba yun kung may 1 by 1? Well, 4 na 2 by 2, 6 na 1 by 1. Ganun ulit, gagawa ulit tayo. I-click ko lang tong folder na to, yung rush ID. Click yung positive sign. And, 4, lagyan natin pangalan. 4 na 2 by 2 at 6 na 1 by 1. Dito naman, maglalagay tayo ng F8. F8 naman. Start record. Okay mo lang yan. Ayan, recording ulit tayo. Ayan, naka-red ha. Red sign. So, ganun ulit gagawin natin ha. Let control A. Control C. Delete. Okay mo lang yan. P. Alt. I. S. Tapos, ayan, sabi ko sa inyo, depende sa papel nyo yan. Pero sa akin, 4R yung gamit namin. 4 by 6. Hit OK. Ayan natin. Full screen natin para makita natin. Tapos, maglalagay tayo ng stroke. Taka sa FX. Stroke. Ayan, naka-1 na siya. 1 pixel inside black. Okay mo lang yan. Pusog natin doon sa corner. Control J. Duplicate. Control J. Duplicate ulit. Control J. Duplicate. Tapos, naka-4 na tayo, diba? Control J ulit. Ayan. So, may pang-5 yan. Nasa ibabaw lang ito. No? Ibabaw lang. Ayan. So, paano gawing 1 by 1 yan? Dali lang yan. Press nyo lang yung Control T. Control T. Pag nakaganyan na yan, may makikita kayo dito na 100% by 100%. So, ang kalahati ng 100 ay 50. So, gagawin natin 50 yan. Automatic yan. Pag ginawa nyo 50 to, pati yung kabila magiging 50. Ah, gawin nyo 50 ha. 5-0. Ayun. 1 by 1 na yan, guys. Enter mo lang. Pang-enter. Yan. Dalawang bali, dalawang enter pala yun. Kasi isang enter para dito at isang enter para dito. May usog mo lang dito. Again, mag-ingat kayo sa pag-usog, ha? Control J. Control J. Uy, may bonus pang dalawang 1 by 1. Kasha pala 8 sa ano, ha? Control J ulit. Kasha palang 8 sa 4R. Hina talaga ako sa mat. Okay, uy, may alawang, may awang, ho. Okay lang yan. Layer flatten image. Yun. Tapos, stop the record. Paano nyo malalaman kung nag-record yan? Balik natin sa umpisa. Baka hindi kayo naniniwala eh. Yan. Guys, halimbawa, ito na yung na-edit yun na 2x2. Piplay ko na. Pamadali na si customer. Galit na. Play mo agad. Taraan, full screen mo. Sabay print. Singilin mo na agad. Baka tumakbo eh. Okay, joke lang. O yan, ganyan lang. Naka-rush ID na tayo. Diba? Ayun, kung wala yan. O, tatanggalin ko ulit to ah. Balik tayo sa umpisa. Saan kayo nag-umpisa? Oh my. Zoom out on that. Okay, pa-press ko lang it. F8. Sorry, it. F8. Press ko ha. Boom. Diba? Magic. Pwede nyo na i-print yan. Okay na? Nice ba? Pwede kayo mga gumawa pa ng ibang rush ID package ha. Basta dito lang yung gagawin sa actions. Ayan. Pag may gusto kayong gawin, ayan. Ito masyado mahaba to. Click nyo lang to para umikse. Yan, umikse. Yan. Ito yung play yung button. Pag nag-press yung F7, nag-press yung 6 na 2x2, pag press yung F8, may package na siya na 1x1. Ngayon, pwede pa kayong gumawa ng mga iba pang ano yan. Basta i-click mo lang to, rush tuloy. I-highlight nyo lang yan, click yung positive sign, ayan. Bawa, 6 na 1.5, passport size, mga ganong package kasi.
So, dyan lang yan. Yan lang ginagawa ng mga studio kaya mabilis sila mag-print. Again, depende sa papel nyo, ha. Gagawa ako ng sample para sa A4 size. Para may idea sa mga. Kasi kadalasan A4 size, eh. Gagawa ko pa kayo ng isa. Para sa A4 size naman tayo, guys. A4 size, okay, gawa tayo dito. Positive sign. Gawin natin 1.5 naman, okay. Gawin natin ilan ba? 6 na 1.5. 6 na 1.5 by 1.5. Dito naman, gagawin natin itong F9. Record. Okay mo lang yan. Ayan na siya, naka-red na siya, naka-record siya. So, ganito lang. Guys, hindi siya naka 1.5, no? So, pag nagkamali kayo dyan, pwede nyo munang stop to. Pwede kayo mag-stop, guys, ha? Stop nyo muna to. Yan. Pansamantala, naka-stop yan, ha? Kasi nakalimutan ko i-crop to. Dapat pala naka 1.5 to. So, i-crop natin siya na 1.5 muna. Para i-crop, see? Huwag ka maglala, hindi yan magre-record, ha? Kasi naka-stop to record tayo. Papalitan natin ito ng 1.5 by 1.5. Hit enter. Okay, naka 1.5 na yan, guys. So, mag-i-start na tayo mag-record ulit. Recording tayo. Click natin yan. Naka-red na yan, sabihin recording yan. Tulad ng kanina, ganun pa rin. Control A, Control C, Delete, Okay, Control B, Alt I, S. Yan, ito na yung sinasabi kong papel. Papalitan natin to ng millimeter. Tapos, ang size ng A4 size ay 210 millimeter by ano yung isa? 297. Namilistahan kasi ako dito, guys. Okay mo lang yan. So, full screen. Yan, ganyan ang itsura pag A4 size. Di ba? Masyadong maliit na yung 2x. So, maglalagay muna tayo stroke. Ganun pa rin. Sa stroke. Yan. Okay, lipat sa corner. Control J. So, Control J. Control J. Control J. So, ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5. Naku, sobra. Kulang pala. Gawin na natin 10. Bonus na natin kay customer yun. Control J ulit. Control J. Control J. Control J. Control J. Layer. Flatten. And stop the record. Okay, nakuha ba? Ganyan lang, guys. Ganyan, ayan. A4 size yan, guys. Diretso printing na yan. Ganyan. So, yan yung sinasabi sa inyo. Depende sa papel. Kami kasi naka 4R na kaya madali na yun. Pero karamihan kasi sa mga photo printing yan. A4 size kasi ang photo paper A4. Yung, ewan ko lang kung may letter size, ha? Pero pwede naman letter size. Basta iset nyo lang doon. Okay. Nice ba? Ang presyo ng ating Rush ID package ay nakadepende sa quality ng inyong printout. Siyempre, pag mas maganda ang printer, asahan mong mas mataas ang presyo sa kanila. Sa mga gumagamit ng dye ink at pigment ink, ang kanilang Rush ID package ay nag-range ng 30 to 50 pesos. Samantalang yung sa mga Photolab na may malalaking printer at laser printer, nag-range ang kanilang Rush ID package ng 60 to 120 pesos. Yan ay base sa mga napasukan ko yung studio. Siyempre, usapang praktikal, mas pipiliin natin kung saan tayo makakatipid. Pero, tips ko sa iyo, kung importante yung moment na nakapaloob doon mismo sa shot mo or sa shot nyo, mas recommended ko na ipaprint mo yan sa Photolab dahil sigurado ko na mas tatagal ang kanilang printout at maaaring maabutan pa yan ng mga susunod mong henerasyon. Okay! Salamat guys, pagtapos ng video ito, hanggang dito na lang muna tayo. At sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel. Click nyo lang yung like, subscribe at bell button para updated kayo sa mga darating kong tutorial. At kung may mga tanong kayo o suggestion, i-comment nyo lang yan sa akin at sasagutin ko yan at gagawa ko rin yan ng video tutorial sa mga susunod natin video. Hanggang dito na lang, salamat, happy edit!